Naniniwala ka ba na posible talaga magkaroon ng team sa PBA na 30K lang ang sinasahod sa PBA? May kumakalat ngayon na hashtag sahod reveal kay Jason Perkins dahil sa 3-year deal na yan, baka sobrang baba din ang deal kaya ititrade in the future. Manny Pacquiao, hindi pala alam na hindi pa sumasahod ang kanyang team sa MPBL. Bago tayo magpatuloy, kung nais mo suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. May isang former PBA player ang nagsabi na may iilang teams po sa PBA na nagpapasahod ng sobrang baba pa sa ina-expect natin. At ang mas nakakagulat, may kumakalat ngayon na si Jason Perkins nakakatanggap lang umano ng as low as 30K na sahod gaya ng iba. Anak mo, posible ba yan na mangyari sa PBA? Parang pang barangay lang naman na sahuran yan. Mukhang mas malaki pa nga. Sabi din ng former player na to, binababa daw ng ilang PBA teams ang kanilang value bilang isang professional na player dahil sobrang baba din ang bigay sa kanila. Pakiramdam niya, wala siya masyadong halaga. Una sa lahat, ang may-ari po ng Phoenix noon ay lubog sa pagkakautang. Sa pagkakaalam ko nga, ibebenta na raw ang prangkisa niya sa PBA. Pero parang nakabawi naman ng konti kaya hindi natuloy ngayon ang pagbebenta. Ngayon, ang issue, isa daw ang Phoenix sa mga team na nagpapasahod ng mababa para ma-accommodate lahat ng players at staff. At isang araw si Jason Perkins dito. Kahapon lang binalita ng Spin na si Jason Perkins ay pinagsign ng Phoenix ng maximum deal ng 3 taon. Kung totoo na naghihirap ang Phoenix at sobrang baba nila magpasahod, bakit pumayag si Perkins sa 3-year deal na yan? Kung hindi man 30K ang sahuran pero hindi pa rin daw pang veteran deal ang napagkasunduan. Sa pagkakaalam ko, ang salary cap sa PBA, 420,000 max deal kada buwan. Mukhang yun naman talaga ang tinatanggap niya kada buwan. At hindi yung napakababa na 30K. Tingin nyo, ang mga professional na players papayag lang na 30K ang buwan ng sahod? Abay, syempre hindi. Hindi naman pinatulan yung hashtag sahod reveal ni Perkins, pero pinabulaan na nila na 30K ang tinatanggap niya. Siguro ibang team ang nagpapasahod ng ganyan kababa. Pero may isang bagay na maniniwala ako, na matitrade si Perkins at hindi yan magtatagal dyan. Usap-usapan po na si Perkins ay mapupunta na raw ng Magnolia. Mukhang bagay na bagay ah. Ang Phoenix po ngayon ay nasa ika-third spot. At alam nyo ba na ang Phoenix ngayon ay nakapagtala ng 5 win streak? Ito ang unang beses na nanalo ang Phoenix ng 5 in a row. Bigla akong napaisip, kung mababa ang sahod nilang lahat, mangyayari kaya ang win streak na yan? Ang ibig kong sabihin, hindi gaganahan ang mga players na manalo kung mahina ang sahuran sa kanila. At sigurado din ako na pati si Tyler Teo matagal nang wala dyan. Kabang-abang ang mga magaganap ngayong Commissioner's Cup. Maraming independent teams ang kumakayod pa itaas. Sana ma-maintain nila ang ganitong standings. Tara, next update tayo. Alam nyo ba na hindi pa pala alam ni Manny Pacquiao na hindi pa sumasahod ang kanyang mga players sa MPBL? Ang impormasyong ito ay ikikredit ko po kay Sir Snow Badwa. Siya po ang may kontak kay Pacquiao. Parang ako nga eh, hindi makapaniwala na yung chairman ng MPBL ang team niya, wala pang tinatanggap hanggang ngayon. Pero sigurado naman ako na agad yung susolusyon na ni Manny. Ganito din ang naungkat na issue nung nasa Jensen Warriors pa si Kit Jimenez. Ayaw siyang i-release, diba? Nagmatigas ang team na ito na ibigay si Kit. Gayong kulang-kulang minsan, wala pa ang sahod at sobrang delay. Kung hindi sila na-eliminate, nako, sigurado na hanggang ngayon nasa MPBL pa rin si Kit at hindi mangyayari kay Kit yung injury niya sa mata. Kilala ang Jensen Warriors na pinakaunang team sa PBA na may kapasidad magbayad ng mga quality players. Diba, si Mikey Williams noon, dyan galing. Ewan ko nga kung saan nila nakuha si Mikey, kaya imposible talaga na walang maibigay si boss. Baka nasa mga tao niyang problema. Sigaw ng mga pamilya ng Jensen players, kaarawan mo na Manny, ibigay mo na kasi kailangan na. Naku, kawawa naman sila. Buti nga at may naglalaro pa sa team niya. Kasi kapag lumala ang issue ng Jensen, baka langawin ang team na yan or ma-disband. Isipin nyo ha, team ni Manny na na-disband sa MPBL sa sarili niyang liga. Ngayon alam na ni Manny lahat, sigurado magpapa-imbestiga yan. At sa wakas, mababayaran na rin sa saktong oras yung mga players niya. Alam nyo, medyo matagal-tagal na tong issue na to eh. Ang bagal naman ng usad. Sa pagkakaalam ko, ang MPBL no play, no pay, hindi ba? Hindi gaya ng PBA na base talaga sa kontrata ang sahuran. Ang tanong, mapapasahod kaya agad ni Manny ang kanyang mga players?